Bakit nga ba minsan ay malabo o di malabo ang mga tao o bagay na gumagalaw sa mga larawan o video natin? Sa photography or videography kasi, meron tayong tinatawag na motion blur o yung paglabo ng isa o lahat ng elemento sa isang larawan o video dahil sa pagkilos o galaw. Ipagkumpara natin ang dalawang eksenang to. Kato, gokyaku no jutsu! Pansin nyo ba na maliban sa talentado yung kamay ng poging actor ay mas malinaw na nakikita ang bawat kilos sa nasa kaliwa kumpara sa nasa kanan na para bang bawat paggalaw may blur? Sa video na to, pag-usapan natin yung shutter speed at kung paano ito nadadagdagan o nababawasan yung motion blur sa isang larawan o eksena. Mabuhay! Ito po si Ronipe, ang inyong lingkod, muling nagbabalik para sa isa na namang video tungkol sa mga konsepto na may kinalaman sa pagkuha ng larawan o video. Nung nakaraan, pinag-usapan natin yung bokeh at aperture. Kung di nyo pa napapanood yun, merong link dito sa taas or banda sa baba. Click nyo na lang. Ngayon naman, pag-usapan natin ng shutter speed at yung motion blur. Ayan, malapit na nating mabuhay yung nabanggit kong exposure triangle noong nakaraang episode. So, thumbs up na lang. Kung magustuhan nyo man to, mag-comment na rin kayo kung anong tingin nyo sa video na to, kung may gusto kayong ibang topic na madiscuss pa sa mga susunod na video. So, handa na ba tayong matuto? Tara! Okay, motion blur. Motion, pagkilos o galaw. Blur, paglabo. So, gaya ng sabi ko kanina, ang motion blur ay yung paglabo ng isa o lahat ng elemento sa isang larawan o video dahil sa kilos o galaw. Elemento, pwede itong tao, bagay, hayop, o yung lugar mismo, basta gumalaw. Yung motion o yung paggalaw na tinutukoy dito ay pwedeng dahil sa una, paggalaw ng mga nasabing elemento. So may taong naglakad, may hayop na tumakbo, may ibong lumipad, may bolang tumalbog. Gumalaw yung mga elemento sa larawan. Pangalawa naman, pwede itong dahil sa paggalaw ng camera na pwedeng sinasadya o kaya naman ay hindi sinasadya. Okay, photograph. Ang photo sa salitang photograph ay nangangahulugan na liwanag o ilaw. Hango ito sa salitang Griego na phos. Ang graph naman ay halo sa salitang Griego na graphe na ang ibig sabihin ay gumuhit o mag-drawing. So sa madaling salita, ang photograph ay isang larawan na iginuhit o pininta gamit ang liwanag. At photography ang tawag sa proseso ng pagpipinta ng nasabing larawan gamit ang liwanag. Isipin natin, ito yung sensor ng camera mo. Tapos, meron kang lente. So yung lente, yun yung bahagi ng camera kung saan pumapasok yung liwanag na ginagamit mo pang pinta ng larawan. Yung liwanag na pumapasok sa lente, didiretso sa sensor o sa film, magkakaroon ka ng larawan. So, ganun gumagawa ng photograph o larawan. Kaso, hindi pwede na lahat ng ilaw na papasok sa lente ay padidiretso yun mo sa sensor o sa film. Kasi, magiging masyadong maliwanag. Sa madaling sabi, ang shutter ay yung pinto na bumubukas o sumasara para magpapasok ng liwanag mula sa lente papunta sa sensor kung digital o sa film naman kung traditional. Sa simpleng salita, ang shutter speed ay ang bilis ng pagsara ng shutter mula nang ito'y bumukas. Ito ang ginagamit na pangsukat kung gaano katagal lang nakabukas ang shutter. Bakit ito mahalaga? Kasi, mas matagal na nakabukas yung shutter mo, mas maraming liwanag ang pumapasok papunta sa sensor o sa film, mas maliwanag ang larawan. Mas sandali namang nakabukas ang shutter mo, mas kunting liwanag ang makakapasok papunta sa sensor o film ng camera. So, mas madali mang larawan mo. Okay, balik na tayo sa usapin ng motion blur. Tayo kasing mga creative, minsan, masyado tayong nakafocus dun sa panig ng sining. Pero sa totoo, meron kasing hard science na involved dito sa photography at sa maraming mga creative industries. So, huwag matakot sa hard science, sisimplihan lang natin to. So, di ba isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo kumuha ng larawan ay para mag-freeze ng moment? So, yun nangyari ngayon sa moment na to, pagtingnan ko bukas sa isang buwan o sa isang taon, ito pa rin yung moment na to, hindi siya nagbabago. So, yung moment na to na nakuha o na-capture natin, pwedeng tumagal lamang ng isang segundo o kalahating segundo. Pero gaano ba katagal ang isang segundo? Sabi nga ni paring Albert, kapag nandiligaw ka sa isang magandang babae, ang isang oras ay parang isang segundo lang. Pag nakaupo ka naman sa nagbabagang uling, ang isang segundo ay parang isang oras. So, sa istriktong pananalita, yung time kasi pwede mong hati-hatiin ng maliit na maliit.
isang segundo, kalahating segundo, one fourth na segundo, at kung ano-ano pa, hanggang sa pinakamaliit na haba o duration na pwede mong mabilang. Yun yung tatawagin nating moment o instance of time. Siguro napapaisip ko ngayon, teka muna, anong kinalaman nito sa videography o photography? Sa motion blur, sa shutter speed. So, pag kumuha kasi tayo ng larawan, hindi lang isang instance of time yung nakukuha natin. So, halimbawa, meron kang shutter speed na 1 second. Ibig sabihin, nakabukas yung shutter mo ng 1 segundo. So, halimbawa, ito yung shutter. Binuksan natin. Slow shutter speed. So, pag gumalaw ako, ito, sumara na yung shutter, nakuha na yung litrato. Lahat ng instances ng paggalaw ko mula sa pagharap sa kanan, papunta sa pagharap sa kaliwa, na-capture nung sensor natin. Kaya may blur. Pinagsama-sama niya kasi lahat yun. Ngayon, kung mabilis yung shutter speed natin, ito. Bakit kung nagalaw ko, nakukuha yung larawan. Yun lang yung nasa-save. So wala kang masyadong pinagpapatong-patong na mga bagay na nasa magkakaibang lugar o posisyon sa iyong larawan. Okay, so para mas maunawa natin, gumamit tayo ng water balloons. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa video na to. Pasensya, ang dami kong sinabi, may nalalaman pa akong instances of time or whatever. So kung nagustuhan nyo to, thumbs up na lang. Tapos, pa-subscribe na rin sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe kasi nakakatulong yun. So, and then, mag-comment na rin kayo, ano bang tingin nyo sa episode na to? May violent reactions ba kayo? Natuwa ba kayo? Or ano yung gusto nyo pag-usapan sa susunod na episode? Ah wait, teka lang pala. Shoutout nga pala kina Just Chillin, tsaka Joshua Paul Visera. Gusto ko naman talaga gawin ng video tong topic na to, pero nag-request sila. Thank you! Minaka-appreciate naman pala. At ayun. So kayo rin, kung may gusto pa kayong i-request, comment nyo lang. Binabasa ko naman lahat ng mga comments nyo. So ayun, salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!